So guys, kamusta po ang araw natin today? So isang magandang araw sa ating lahat. So eto na nga guys, gagawa tayo ng honey oatmeal cookies, no? Kasi nakita ko dito sa kusina guys, meron pa akong tirang instant oatmeal. So yun na nga guys, kasi matagal na tong oatmeal dito sa kusina ko. So naisip ko gawin na lang cookies kasi hindi naman lagi nag-oatmeal yung kids. So sabi ko gawin ko na nga lang cookies. So yun na nga. So ayan, ang ginawa ko muna guys, so sinala ko muna yung dry ingredients. Syempre, sasalain muna natin yung flour, yung baking soda and salt. And then pagkatapos nun guys, nilagay ko na tong instant oatmeal. So syempre, mix lang naman ang gagawin natin dito. Alam nyo guys, actually, napakadali ng recipe na to, no? So mag-e-enjoy kayong gawin to. So guys, pagkatapos, isusunod na natin yung chopped cashew nuts. Ito yung nilagay ko guys na nuts. Pero kahit anong nuts, pwede naman. Pagkatapos nung guys, nilagyan ko rin itong chocolate bits. And then syempre, halo-halo lang naman talaga to. So walang ano dito guys, walang secret. So, hahalu-haluin mo lang maigi, no? And then, after nun kasi po, konti lang yung choco bits ko, naglagay pa ako ng chocolate chunk para medyo marami-rami yung ating chocolate. Pero guys, depende sa inyo yan kung gano'ng karami yung ilalagay mong nuts, kung anong klaseng nuts, and then kung gano'ng karaming chocolate yung ilalagay mo. So, sa isang bowl naman guys, maglalagay naman tayo ng butter. Yung butter natin guys, ano na to, soften na yung butter natin. So, kailangan talaga malambot na yung butter para hindi mahirap haluin, no? So kailangan ganyan na yung soft texture na yung ating butter. So, guys, baka may magtanong anong klase ng butter to. So, anyway guys, yung ginagamit ko kasi is salted butter kasi gusto ko nga yung cookies ko is medyo maalat-alat. Pero, pwede rin naman kahit unsalted. And then, after nito guys, nilagyan ko na ng itlog. And then, syempre mix lang guys. And then guys, mapapansin nyo yung magbabago nung nung texture nung ating mixture, no? So, pati yung kulay niya magbabago. So, ganyan-ganyan lang yan guys. Halo-halo lang tayo, no? And then, after nito guys, lalagyan na natin siya ng 1 cup of brown sugar. Alam nyo guys, depende na sa inyo yan kung gano'ng karami ng sugar yung ilalagay nyo, no? Kumbaga hindi, huwag yung ganong laging i-depende doon sa nakita nyo recipe. Kasi meron kasing taong mahilig sa matamis, and then meron din kasing taong ang gusto lang nila is yung katamtaman lang yung tamis, no? So, kumbaga, it's up to you guys kung anong lasa yung gusto nyong ma-achieve, no? So, pagkatapos nung guys, nilagyan ko rin ng honey to give some flavor din ng honey. Kasi guys, ito yung isa sa nagpapasarap din sa cookie. So anyway guys, pala yung aking ginamit na oatmeal dito ay yung instant oatmeal, no? So, kasi ito yung available lang dito sa bahay. So, ito na yung ginamit ko. Kumbaga, pero marami kasing klase ng oatmeal guys. Kung ano yung available na meron ka sa bahay, pwede mo gamitin yan. Walang problema dyan. Alam nyo guys, masarap din mag-experiment, no? Kumbaga, malaman mo lang yung ingredients ng isang recipe, no? So, kumbaga, actually, ikaw naman yung masusunod dyan, eh. Kasi, ikaw yung gagawa, ikaw yung magluluto. So, kumbaga, wala namang magbabawal sa'yo kung ano yung ilalagay mo or yung aalisin mo dun sa recipe, no? So, kumbaga, nasa sa'yo yan, guys, kung ano yung, yung masusunod na lasa nung gagawin mo, no? So, guys, umpisa ang baking. Trial and error yan guys. Actually, minsan nga mas marami pang error. No? So, ganun talaga pag nag-umpisa ka mag-bake, no? Meron pang susunugan ka ng binibake mo. Meron namang underbake. So, ganun talaga sa umpisa guys. No, kailangan lang maging matyaga tayo pag gusto mo. So, anyway, ito na nga guys. Yung aking dry ingredients. So, ito na. Hinati ko sa dalawang part yung aking dry ingredients. Hindi ko hinalo kagad para mabilis mahalo, no? So, kung ikaw gusto mong ibuhos lahat, bahala ka sa buhay mo, maghirap maghalo, no? So, anyway, it's up to you guys kung anong trip mo sa buhay, no? So yan na. Lalagyan na natin yung pinaka last part ng ating dry ingredients. So, halo-halo lang guys. Diba?
Napakadali nito, guys. So I'm sure, guys, magugustuhan niyo rin 'to pag ano, pag ginawa niyo 'tong cookies na 'to. So alam niyo ba, guys, nung nag-uumpisa pa lang din ako ng mag-bake, no? Syempre nag-aaral pa lang tayo mag-bake, no? So nag-i-stick ako dun sa recipe. I mean, yung mga nakikita akong recipe dun sa mga magazine, even sa recipe sa YouTube na nakikita ko, nag-i-stick ako dun sa recipe nila. Kumbaga sinusunod ko talaga yung quantity. Syempre susundin mo kasi wala ka pang alam. Pero guys, pag kumbaga pag natuto ka na mag-bake, hello, mag-bake pala, hindi mag-bike. Kasi hindi ako marunong mag-bike. So, anyway, pag natuto kang mag-bake, guys, kumbaga magkakaroon ka ngayon ng sarili mong recipe, kumbaga. No? Yung kumbaga, pag may nakita ka ng ganitong recipe is, ay, ayoko nang masyadong ma-butter. Eh, di bawasan mo yung butter, walang problema. Or, gusto ko nang masyadong matamis kasi ano, sweet tooth ako. Eh di why not, dagdagan mo na maraming asukal. Or ay, ayoko nang matamis. Eh di bawasan mo ng asukal. So ganun, guys, yung sa pagbe-bake, kumbaga, ano? Pag natuto ka mag-bake, ikaw na yung bahala sa sarili mo kung paano mo gagawin yung isang recipe. So anyway, guys, pag nahalo na maigi niyan, is ang gagawin ko naman yan is ilalagay ko naman sa rep. So ire-rest ko siya sa rep ng mga 4 hours. Kasi mas maganda yan pag medyo matagal-tagal sa rep, no? Pero ikaw kung trip mo ng mga 2 hours lang, why not, bahala ka sa buhay mo, no? So eto na, guys, after ng mga 4 na oras, eto na, mag-i-scoop na tayo ng ating cookies. So ganyan lang, guys, yung kadali, diba? So guys, kinimitan ko ng ice cream scooper, no? Bakit ako nabubulol sa ice cream scooper? Ang hirap-hirap pang gitin pa yun. So guys, anyway, kung wala kang ice cream scooper, okay lang kahit ano, guys, kahit kutsara lang, wala naman problema yan, no? So eto na, guys, nag-preheat na rin ako ng oven ko. Yung oven ko, sinet ko sa 160. Bakit ba ako nabubulol today? So, yung oven ko nga, guys, sinet ko sa 120 degrees Celsius. So, tama, no? So yun nga, guys, nakaset siya sa 120 degrees Celsius for 30 minutes. So guys, minsan dito sa oven, hindi tayo pwedeng mag-rely sa oven ng may oven. Kumbaga, no? Kasi minsan, guys, lalo na pag oven mo, kilala mo naman yung oven mo. Kasi hindi naman pare-parehas yung calibration ng ating mga oven. No? So, kumbaga, nakadepende yan sa kung anong klase ng oven na meron ka dyan. No? So, yun na nga. Sinet ko siya sa ganung setting. Kasi gusto ko naman, guys, yung aking cookies. Ayoko nung ano ng crunchy masyado, yung matigas na cookies. Ayoko nung ganun, guys, no? So pero guys, pag gusto mo ng malutong na cookies, gagawin mo lang dyan, guys, is longer time of baking, no? Medyo bababa mo yung temp mo and then longer time of baking ang gagawin mo dyan para ma-achieve mo yung malutong na cookies, no? Pero kung gusto mo yung medyo pag kinagat mo siya yung soft, malambot, no? Malambot sa loob, pwede mong sundin yung mga 120 degree and then 30 minutes. Ganun yung ano niyan, texture niyan. Malambot yung cookies mo. So, it's up to you, guys, kung anong nas-type mo. No? So, anyway, ibe-bake na natin to. And then, guys, nakagawa ako dito ng 36 pieces na cookies. No? So, yun na. Wait na lang tayo at ibe-bake na natin to. So yun na, guys, no? So mag-iintay na lang tayo habang binibake to, no? So ano nga ba ikukwento ko sa inyo, guys, habang nag-aantay, no? So parang wala naman tayong ikukwento ngayon, guys. Ay, anyway, guys, kamusta sa mga lugar nyo dyan, no? Kasi dito sa Pinas, no, meron na namang tropical depression, no, sa ibang area, no, ng Pilipinas. So dito nga, guys, sa area ko, hindi naman maulan, kaya lang makulimlim, no? So, walang araw. So, eto na, guys. Naluto ko na yung aking first batch. Kasi, bali, ang ginawa ko, guys, nakatatlong salang ako, guys, nung cookies, no? So, eto na yung aking first, batch. So, guys, malalaman mo rin, guys, pag luto na, tsaka, no?
tsaka ready na yung ating cookies. Alam nyo guys, kasi pagpaluto na to, actually pagluto na, ang bango niya na, maamoy mo na sa oven mo. And then, madaling kunin, no? Hindi na siya dumidikit sa parchment paper kasi ano, ibig sabihin nun, indication nun na, ay, luto na yung ating cookies. So, ganun lang siya kadaling i-bake. So guys, eto na, natapos na natin yung ating cookies. So sa magtatanong kung gaano katagal ba tatagal yung ating cookies, actually guys, kasi sa sobrang sarap niya, hindi naman tumatagal sa amin for one day yung cookies, no? Nauubos kagad to. So hindi ko rin alam, pero sabi nga nila ang cookies naman tumatagal naman yan eh, no? So ilalagay mo lang dun sa ano, sa dry container. So syempre kailangan proper ano yan, storing, tama ba yung sinabi ko guys, no? So kailangan ano yan, maganda rin yung pagkakatabi mo dun sa cookies para ma-well preserve mo rin naman na medyo matatagal yung cookies. Pero syempre nga guys, pag masarap nga yung cookies, tatagal ba naman yan? So hindi natatagal yan, mauubos kagad yan. So guys, alam nyo, masarap to, eterno sa kape guys, no? Dun sa mga coffee lover nito, sarap ito sa kape. Unfortunately guys, bawal ako sa kape. Kaya, titerno ko lang to guys, sa tubig lang. So water lang ang katapat nito guys. So anyway guys, maraming salamat po sa matiyagang nanood for today. At kung bago ka sa channel ko, please like and subscribe. Maraming salamat po sa support ang ibinibigay niyo sa akin at sa matiyagang yung panonood. At sa uulitin, sana po abangin nyo ulit po yung isusunod nating video, no? So, maraming salamat po for today. Thank you and God bless everyone. Bye-bye!